Ito nga pala guys, gumagawa ako ng cucumber na pickles. Mahilig kasi sila dito ng ganito eh. Tsaka madali lang siyang gawin. Kaya gumagawa ako nito pati yung green chili na hindi siya maanghang. Tanggal siya ng umay. Madali lang ito gawin, kaya gusto niyo gawin niyo rin. Maglagay lang kayo ng isang sanggot na isang chili, yung dry na chili. Tapos guys, kupitin nyo. Lagyan nyo ng isang garlic per bottle. Madali lang to guys. Tapos mag-boil kayo ng hot water. Lagyan nyo ng vinegar at saka salt. Tansyahin nyo lang. Kung gusto nyo ng mas maasim, damihan nyo ng vinegar. At kung gusto nyo ng mas maalat, damihan nyo ng asim. Ganun lang. Tapos takpan nyo kaagad. Ito na guys yung mga gawa ko. Diba nakakatuwang tingnan? Chili, yung green chili na hindi siya maanghang. Alam ko na tawag nito sa English eh. Tapos cucumber. Nakakatuwa no? Ito guys, mga olive oil to. Kaling ng Marsa Matro. Mga tawag niya, handmade lang to gawa ng mga tao doon. Fuchsia na kwan na olive oil. Olive. Bali, ang ginagawa nila manually ang paggawa ng olive na ito. Ito naman, bigay ito sa amin ng sister-in-law ko. Palagi nagbibigay sa amin ng mga prutas. Pag pupunta yung husband ko doon, pagbalik niya, binibigyan niya siya ng mga prutas. Wala akong masabi sa mga sister-in-law ko. Mababait sila ang lahat. Very supportive. Ito nga. Ito pala guys. Alam niyo ito. Para siyang dried na kumamela. Ilalagay mo to sa malamig na tubig. Ibabad mo. Maganda sa kung mayroon kang high blood, maganda gawin mong tea. Ito pala yung mga coffee, tea. Diba? Dami. Itong honey na to, bigay sa husband ko, galing ng Yemen. Yung mga honey kasi galing ng Yemen, napaka-expensive. Yeah. Tapos actually ginagamit ko siya sa kwan, pang-cure. Pag inuubo kaming ina si Siso, 'yan ang pinibigay ko sa kanya, hinahalo ko sa lemon. By the way, guys, ito palang mga strawberry galing to sa farm. Yung kaibigan ng husband ko sa Saudi, paano nagtatrabaho sa like exit na rin family niya. Meron siyang strawberry farm. Ito kakaharvest lang niya. Tapos nagipag-meet kasi siya sa husband ko dito sa Alexandria. Ngayon, dinalhan niya siya ng mga strawberry. Tingnan mo, ito binibenta na niya na nakapacking na ganyan. May malawak siyang taniman na strawberry. Kaya ang dami niyang binigay sa amin. Ang sarap niya guys. Parang ang lutong pa. Pag kinagat mo. Very fresh. Sabi nga niya eh, kakapitas lang daw ito the day before na pumunta siya para makipag-meet sa husband ko. Gagawin kong jam ito. Black pepper, salt, and I have a shot.
And then, bumili din ako ng talong. Ipa-fry ko itong talong. Okay, paborito namin to. Yes. Nilalagyan ng salsa, lalo na yung husband ko. Paborito niya itong talong. And then, itong chili, hindi siya maanghang na chili. No? Pagsasamahin ko itong chili tsaka cucumber, gagawin ko siyang pickles. Paborito namin itong lahat. Ang mura lang ng cucumber dito. Tsaka yung chili. Pati onion. Ang onion lang nga dito eh, parang isang kilo. 250 pounds. Parang 750 pesos. No. 750 pesos lang. What's that? I mean the price of the onion. Okay. Ito naman yung potato, nabili namin. 5 pounds lang per kilo. At saka itong mga hairs. Ito naman gagawin namin palapil. Palapil? Palapil. This is beans. What do you call these beans? For palapil? It's full, but it's not full one, divided two. At saka ito yung ginawa ko palang dintel. Ito na, guys, oh. Yung palapi pagkatapos namin i-mix sa blender. The fry. Napaka-sustansya nito, guys. Beans lang ito at pinagsasama-samang beans. Yung parang faba beans. Tapos lalagyan mo na maraming sibuyas at saka mga green herbs. Guys, nakabili na kami ng filter. Tatlo itong filter sa loob. Kasi ang mahal ng tubig dito. Ilang buwan na kami dito. Naka-depend sa bottled water ang nakalaki na nagagastos namin. No? Ngayon, wala na. Ito, tingnan nyo. Iko-connect mo lang siya dito. Ganyan. See how is it? First, open mo muna itong tab. Open this tab. And then, make it like this. Open here up. And see? At that. And then close there. See how is it? And this is very good. There is 3 filter outside, inside. Kasi most of the time we are buying water. Kaya tuwang-tuwa ako dito sa filter namin. Bandang brand to. Thanks. Medyo din siya mahal. Compared to sa mga ibang filter. Binili namin sa Carrefour. Itong main street na to, eh, tinatawag nilang Muhammad Fauzi. Itong pinaka-busy street dito sa Smoha. Malapit lang kami dito nakatira. Diyan sa mga likod-likod ng buildings na yan. Tingnan nyo matraffic, diba? Thank you guys for watching. See you next time.
garden.